salamat sa mainit na pagtangkilik sa aking channel. At ako po ay humihingi ng paumanhin sa medyo malabong salita sa part 2 ng aking pong ginawang video. Iyon po ay kagagaling ko lang sa sakit, kaya po ako ay malat. Ngunit ganun pa man ay sinuportahan nyo pa rin, kaya taus-puso po akong nagpapasalamat mga katinagalog. Ang mga planeta sa aking listahan ay ang mga planeta na kapagdulot ng kalituhan at pagtataka sa atin dito sa NASA. Dahil ang mga ito, ayon sa kanilang kaalaman, ay imposible. Magmula sa planetang gawa sa purong diamante hanggang sa planetang mas maitim pa sa gabi, samahan nyo ako upang ating tuklasin ang 10 pinakakaibang planetang natagpuan ng NASA Part 3. Bago po tayo ay magsimula, huwag pong kalimutang mag-subscribe kung nais naman po ninyo ng mas malalimang pang pagtalakay sa mga kwento at bagay-bagay. Pag-subscribe din po sa isa ko pang channel, ang Karunungan at ang Impormasyon Channel. Ito po si Tinagalog. Maraming salamat po. Number 10, ang J1407B. Isinalarawan bilang ang Super Saturn na pahanga ng J1407B ang mga siyentipiko sa ganda at laki nito. Matatagpuan 434 na light years mula sa Earth. Ang planetang ito ay 40 beses na mas malaki si Jupiter at 37 singsing na nakapalibot dito ay may lawak na 120 milyong kilometro. Tinatayang 200 beses na mas malaki ito kung ikukumpara sa singsing ng Saturn. Sinasabi pa ng mga siyentipiko na ang singsing na ito ay mga buwan na dahan-dahang mabubuo sa katagalan ng panahon. Number 9, ang HD 106906. Sa mga unang teorya ng mga siyentipiko, ang ganitong klaseng planeta ay imposible dahil sa layo at laki nito mula sa iniikutan nitong bituin. Ngunit ang imposible ay natuklasan ng NASA ng kanilang basilayan ang planeta HD 106906. Kinakailangan ng napakaraming materyales upang makabuo ng isang planeta. Kadalasan na sa pagsabok ng isang bituin, ang mga planetang malapit sa pagsabok ang nagiging mabato dahil sila ang nakapag-iipon ng mga bato at mga bagay na kinakailangan upang maging isang mabatong planeta. Ang mga malayo naman ay kadalasang nagiging planetang gawa sa hangin o kung tawagin nila sa Ingles ay gas giants. Kaya naman nang kanilang matagpuan ang planetang HD 106906, ay nagulantang sila sa laki at layo nito mula sa kanyang iniikutang bituin. 650 beses na mas malayo ito kung ikukumpara sa ating Earth at 11 beses na mas malaki kung ikukumpara sa Jupiter. Sa ganitong distansya ay aakalain mo na ang planetang ito ay katulad ng mga planeta na malayo sa ating bituin, katulad ng Jupiter na balot ng yelo. Ang naitala namang temperatura sa planetang HD 106906 ay 1,500 degrees Celsius. Ang planetang ito ay tinatayang 13 milyong taong gulang lamang, tila isang sanggol kung ikukumpara sa universe na tinataya naman na may edad na 14 milyong taon. Number 8, ang GJ 1214B. Ayon sa mga siyentipiko, ay iisa pa lamang ang planetang nakita nila na katulad ng GJ 1214B sa haba ng listahan ng kanilang mga planetang natutuklasan araw-araw. Ito ay sa kadahilanan na ang planetang ito ay malaki ang pagkakahawig sa atmosfera ng Earth. Ang GJ 1214B ay nababalot ng makapal na tila hamog na gawa sa tubig, at ito rin ay isang mapatong planeta na katulad ng ating Earth. Ngunit hanggang doon na lamang ang pagkakapareho ng mga planetang ito. Dahil sa GJ 1214B, imbis na umaagos ang tubig, dito ay matatagpuan ang tinatawag nila na hot ice o ang ice 7. At ang superfluid na water na ang estado ay nasa gitna ng pagiging hangin at liquid. Nadiskubre ng taong 2009, ang planetang ito ay kasing laki ng ating Earth. Ang GJ 1214B ay talaga namang isang kakaibang planeta.
Number 7, ang 1214B. Isa ang 1214B sa tinitingnan ng NASA na may posibilidad na mayroong buhay. Ito ay sa kadahilanan na ang mundong ito ay puno ng tubig. Napaka-interesante kung pakikinggan. Ngunit may isang problema. Ang planetang 1214B ay walang lupa. Ang isang magandang halimbawa ng uri na pamumuhay dito ay ang pelikula Waterworld. Mayroong ganitong uri ng mundo sa ating mismong planeta. Ito ay ang buwan ng Jupiter na tinatawag na Europa. Number 6, ang PSR J1719-1483b. Ang planetang ito ay kakaiba sa napakaraming dahilan. Isa na dito ay ang PSR J1719b ay umiikot sa isang pulsar. Ang pulsar ay ang natirang materyales mula sa pagsabog ng isang napakalaking bituin. Ito ay kung tawagin ay supernova. Imposible ang pagkakaroon ng buhay sa ganitong uri ng planeta. Dahil ang pulsar ay naglalabas ng halos hindi masukat na radiation. Ito ay sumisira ng kahit anong DNA. Kung ikaw ay nasa ibabaw ng planetang ito, ikaw ay tila nasa isang disco na patay-sindi ang ilaw. Number 5, ang GJ4504b. Ang panglima sa ating listahan ay ang planetang GJ504b. Ang planetang ito ay kulay rosas o kulay pink. Makikita ang malarosas na kulay na planetang ito sa konstelasyon ng Virgo. Ang distansya nito ay 9 beses na mas malayo kung ikukumpara sa layo ng Jupiter sa ating haring araw. Ayon naman sa mga scientifico, ang planetang ito ay kabubuo pa lamang. Kaya naman ang init nito ay nagbibigay ng tila kulay rosas sa planeta GJ504b. Number 4, ang OGLE 2005 BLG390LB. Matapos maglakbay ng 20,000 light years, ay ating mararating ang konstelasyon ng Sagittarius. Ang uri ng bituin ito ay tinatawag nilang Red Dwarf. Ang ganitong uri ng bituin ay tila malamlamang ilaw kung ikukumpara sa ating haring araw. At ang planeta na dito ay umiikot ay walang iba kundi ang OGLE 2005 BLG390LB na itanghal na ang pinakamalamig na planeta sa buong universe. Ang temperatura dito araw-araw ay -220 Celsius. Nababalot sa napakakapal na yelo ang kabuuan ng OGLE 2005 BLG390LB. Nakita rin dito ay ang matatayog na bundok na gawa sa yelo. Ayon sa mga scientifico, ay malamang na walang buhay ang planetang ito. Marahil na rin siguro dahil sa napakalamig na temperatura dito. Number 3, ang TRES 4B. Matatagpuan 1,400 light years mula sa ating Earth. Ito ay sa konstelasyon ng Hercules. Ang TRES 4B ay pangatlo sa pinakamalaking planeta na natagpuan ng mga scientifico. Halos 2 beses na mas malaki ito kung ikukumpara sa planet Jupiter. Ngunit halos wala itong timbang. Ito ay nabibilang sa kategoryang the puffy planet. Ang naitalang temperatura sa higanting planetang ito ay 1,260 Celsius. Dahil na rin sa lapit nito sa kanyang bituin, natatapos nitong ikutan ang kanyang bituin sa loob lamang ng katumbas ng 3 araw dito sa atin sa Earth. Number 2, ang Gliese 667cc. Isa sa tinitingnan ng NASA sa potensyal na pagkakaroon ng buhay ay ang Gliese 667cc. Nabibilang sa kategorya na Super Earth, matatagpuan 22 light years mula sa atin dito sa Earth. Ito ay sa konstelasyon ng Scorpius at halos 5 beses ng mas malaki kung ikukumpara sa ating Earth. 3 ang iniikutan nitong bituin, ngunit ang mga ito ay di hamak na mas maliit kung ikukumpara sa ating haring araw. Number 1, ang HD 85512b. Ang planetang ito ay isa sa pinakamalakas na kandidato sa pagkakaroon ng buhay sa labas ng ating solar system. Ayon sa NASA, ang HD 85512b ay matatagpuan sa habitable zone o yung lugar kung saan hindi masyadong mainit at hindi rin malamig, tamang-tama lang para magkaroon ng tubig. Ang tubig ay ang siyang pinanggagalingan ng buhay na katulad
mula dito sa atin sa Earth, natuklasan ng taong 2011 na mga astronomer sa bansang Switzerland. Ang planetang ito ay 3 at kalahating beses na mas malaki kung ikukumpara sa ating Earth. Ito ay matatagpuan sa konstelasyon ng Vela. Patuloy na inaalam ng NASA kung ano ang klase ng klima sa planetang ito. Ngunit sa kasawiang palad sa teknolohiyang mayroon tayo ngayon, ayon sa NASA, kung tayo ay magpapadala ng probe o yung robot upang magsiyasat katulad ng ipinadala sa Mars, ay aabutin ito ng halos 157,000 taon bago pa ito ay makarating. Ang mga planeta sa aking listahan ay ang mga planetang itinanghal na pinakakakaiba sa libu-libong mga planetang natuklasan ng NASA gamit ang pinakasopistikadong uri ng teleskopyo. Kung kayo po ay bibigyan ng pagkakataon na pumunta sa isa sa mga planetang ito, alin po dito ang inyong pipiliing puntahan? I-comment lamang sa comment section sa ilalim at akin pong babasahin. At iyan ang 10 pinakakaibang planetang natagpuan ng NASA Part 3. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag pa rin pong kalimutang i-add ang aking FB account na Tinagalog VIP Community para hindi mahuli sa mga susunod pang mga video. Muli po, ito si Tinagalog at sa inyo po, peace out!